Maraming salamat sa iyong pagbabalik, kaibigan. Natatandaan niyo pa ba ang una niyong naging pabango? Yung tipong kapag pumunta ka ng mall, particular sa SM Mall, ay mapapahinto ka sa maliit na pwesto ng Prescripto Outlet para umamoy ng mga iba't iba nitong pabango. At kapag naamoy mo ang kanilang binibentang pabango, sigurado mapapabili ka dahil malapit ang amoy ng original perfume sa mga pabango nila. Pero alam mo ba, kaibigan, kung paano nagsimula ang multi-million company na ito? At sino nga ba ang may-ari ng Prescripto? Yan ang ating tatalakayin ngayon sa ating video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, kaibigan, iniimbitahan kitang mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video. At huwag mo sanang kalimutang i-share ang mga videos natin sa iba pa nating mga kaibigan. At paabutin sana natin ng 500 likes ang video natin ito. Si Marnie Alcantara, natubong Pangasinan, ang utak at founder ng Prescripto. Isa siyang pharmacist na nakatapos sa University of Santo Tomas. Si Marnie ang bunso sa kanilang apat na magkakapatid. Sa edad na 4 taon, nag-ibang bansa ang kanyang ama papuntang Amerika upang mabigyan sila ng magandang buhay. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay inabandon na sila nito. Dahil sa kahirapan, napilitang mag-ibang bansa ang kanyang ina. Naging domestic helper ito sa Japan. Dahil dito, naghiwa-hiwalay silang magkakapatid. Napunta sila sa kanya-kanyang mga kamag-anak. Pina-adopt sila ng kanyang ina sa kanilang mga tita, na sila na rin ang sumuporta at nagtustos ng kanilang pag-aaral. Hanggang sa nakatapos ng pharmacy si Marnie sa UST noong 1987, pero ayon kay Marnie, hindi niya lubos maisip na magpa-pharmacy siya. Dahil nung nag-enroll siya sa medical school, nakapila siya sa nag-enroll bilang medtech. Pero nang siya na ang nakasalang, sinabi ng isang clerk sa kanya na ang pila na yon ay para sa pharmacy at hindi para sa medtech dahil wala na itong slot para sa kanya. Kahit labag sa kalooban ni Marnie, itinuloy pa rin niya ang pag-enroll. Binalak na lang niyang mag-shift sa susunod na semester. Dahil na rin sa isang kaibigan, napagdesisyonan ni Marnie na ipagpatuloy at tapusin na ang kursong pharmacist. Sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok, naging determinado si Marnie para maabot niya ang kanyang mga pangarap para makatapos. At ayon sa kanya, ang UST ang pinakamasayang na-experience niya at nagbuo at kaya naging determinado siya sa buhay. Ayon kay Marnie, ang atmosphere ng UST ay inspiring. Ang magiging priority mo talaga yung education and UST is the best place for it. At noong 1987, pagkatapos mag-graduate ni Marnie sa UST, agad itong nagtrabaho sa mga kilalang pharmaceutical companies gaya ng United Laboratories, Warner Lambert, Bayer Philippines at L'Oreal Philippines. Dahil sa mga naging experience ni Marnie sa mga kumpanyang ito, nagtayo siya ng sarili niyang business noong 1996. Nagbebenta siya ng mga gamot sa mga maliliit na butika. At noong ngang 1999, dito niya naisipang pasukin ang mundo ng perfumes. Nagsimula lamang siya sa 60 bottles at binenta niya ito sa kanyang mga kaibigan at mga kakilala. Dahil doon, si Marnie at ang kanyang kapatid ay nagdesisyon na ipresent ang kanilang idea sa isang malaking mall at ito ang SM Mall. Dahil sa determinasyon at galing na magkapatid, binigyan agad sila ng offered outlet sa 3 branches ng SM Mall. At sa ngayon, meron na itong 63 outlets nationwide. Hindi gaya ng mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas, si Marnie ay solong pinalalakad ang Prescripto. Sabi niya, ito ay one-man company. Kumbaga lahat siya. Siya ang may-ari, managing director, logistics manager, at minsan pa nga delivery man. 100% sa kanya ang Prescripto Company. Marami daw nagsabi sa kanya na umupo na lang daw siya sa kanyang opisina. Pero ayon kay Marnie, mas gugustuin pa niyang magbigay ng mga flyers at mag-deliver. Dahil nanggaling si Marnie sa kahirapan, alam niya kung paano ang maging mahirap. Kaya lahat halos ng kanyang empleyado ay high school graduate at undergraduate. Dahil ayon sa kanya, kapag nag-hire siya ng isang empleyado, hindi niya tinatanong kung ano ang natapos nito at kung ano ang educational attainment nito. Ang unang tanong ni Marnie sa mga nag-a-apply sa kanya ay yung about sa family.
Dahil ayon sa kanya, kapag yung mga ganong tao ang kinuha mo, yung may importansya sa pamilya, mas lalo nilang minamahal ang trabaho nila. Sa ngayon, namumuhay si Marnie ang kanyang asawa at apat na anak sa isang 1-hectare hacienda sa Pampanga, kung saan dito din ang laboratory at warehouse ng Prescripto. Dahil na rin sa hilig ko sa pabango, nagawa ko ang video na ito. At dahil isa akong loyal customer ng Prescripto, inalam ko ang kwento nito. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito, kaibigan, huwag mong kalimutang i-share ito. Siya nga pala, anong favorite scent mo sa Prescripto? Ako kasi, loyal RX36 ako. Clinic Happy, para laging masaya. Sabi nga ni Marnie Alcantara, the most important thing is to enjoy life. Maraming salamat sa iyong panonood, kaibigan. Huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa mga iba pang kwento. At huwag mo sanang kalimutang panoorin ang iba pang makabuluhang videos ko. Maraming salamat sa iyo.